Yo, what's up guys? For today's video nga pala, ito nga pala, medyo nagka-problema itong si Solem na aking Musol i125. Bali, ang problema nga pala nito, hagok. O parang yung gasolina niya nagkukulangan na hindi mo maintindihan pag tumatakbo. Pero pag sinasagad mo naman yung throttle, maganda naman yung takbo niya. Sa una talaga, parang umahagok siya. Bali, dito nga pala, napansin ko nga rin pala yung mga flyball, yung ibang flyball, kuha na nga rin pala, pudpud na. May mga kanto na, kaya naman dito papalitan ko na nga rin pala yan. May mga extra flyball nga pala ako dito, yung mga dati kong mga hindi pa nagamit dito. Kasi tinatabi ko talaga yung mga lumang mga gamit ko para sa susunod kung para sa maintenance na rin ng aking motorsiklo para hindi ko na kailangan bumili pa ng bago. Ayan, yung mga luma kong flyball na hindi pa nagamit, okay pa yan, wala pang mga kanto. Kaya medyo tipid na rin, kaysa naman sa itapon ko nung dati, hindi ko na tinapon, tabi ko na lang para sa susunod may magamit tayo. Bali, dito nga pala guys, ayan, may problema din yung oil seal niya dyan, medyo nagli-leak siya dyan, pero hindi ko muna papalitan, total hindi naman ganong kalakas yung leak niya. Kasi pag yung kwan niyan, yung oil niya, pag may nag-leak dyan, dyan, dumidikit dyan sa may, ano niya, sa may pump belt. And then pag dumikit dyan sa pump belt, dudulas yan dun sa may pulley. Kaya nagkakaroon, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng dragging yung motorsiklo natin. Lalo na pag mga scooter type, pag may mga pump belt. So dito nga guys, hinihintay ko na lang yung tropa naming mekaniko na si parang Nathaniel o mas kilalang sa dam. Let's go! So dito nga guys, dumating na si parang Nathaniel. Ayan, binabaklas ulit niya yung crankcase. I-check niya daw muna yung panggilid kung okay, kung ano ba yung status nito. At dito nga guys, napansin niya, sinabi niya sa akin na medyo maluwag daw yung pulley ko. Ayan, chine-check lang muna niya. At binuksan na nga rin pala niya guys yung head, yung cylinder head cover ng aking motorsiklo. Ito, chine-check niya kung okay ba yung clearance o yung timing nito. Ayan, bali, iniikot-ikot niya kung sakto lang yung timing niya. Dahil nga nasabi ko sa kanya na medyo parang pumupugak-pugak yung takbo nito. At dito nga, tinignan niya yung pinaka Bendix drive nito. Kaya binubuksan muna niya yung cover ng kanyang Bendix drive. Kung maluwag ba o, kasi dahil nga nahihirapan itong paandarin. Kaya dito, pinapatulo muna niya yung langis kung meron man tutulo. Ayan guys, nung tinignan nga niya, ayan, ang sabi niya sa akin, medyo parang kumalas daw siya. Kaya siguro nung pinupustart namin, ayaw niyang umandar. Akala ko nung una, na ano na yung block ko, baka tumukod na yung mga bulb. So chinek niya, ayun, medyo parang lumuwag lang daw kaya para yung dun sa may gearings ng Bendix niya. Kaya siguro hindi kumakagat pag pinupustart namin. Kaya ayan, ikinabit niya uli para masubukan kung aandar na nga ba. Ayan, tinuro rin nga pala niya sa akin na dahil nga dun sa pulley ko, dun sa backplate, dahil nga hindi siya pantay yung kanya maluwag, kaya kumakayod sa likod. Kailangan na nga rin palang palitan ng aking pulley dahil maluwag na daw dun sa pinagkakabitan ng kanyang pin. At ito na nga, binalik na nga niya yung belt saka yung drive piece at pulley. At dito sinusubukan na nga pala niyang paandarin kung aandar na nga ba talaga ito. At ito nga. At ayun, napaandar na nga. Subalit, napansin nga namin na medyo pumupugak-pugak pa rin ito, na parang naluluyo. Bali, trino-troubleshooting nga pala niya kung anong dahilan, kung bakit na parang nagkukulangan sa gas o parang nalulunog yung andar ng motor. Kahit na okay naman yung mga spark plug cap, si alas pinakinan na lahat, pati yung mga TPS, pati yung mga fuse, pinacheck ko na nga rin pala kasi napansin ko nung nakaraan laging nasusunog yung fuse ko. So dito, chinecheck niya yung mga possibility na kung anong pwedeng naging dahilan kung bakit ba palyado yung motor. Lalo na pag sa una,
Pero pag tumatagal naman, pag bumibilis yung motor, nawawala yung parang pugak niya o yung palyado ng motor. Pero pag sa una, talagang parang pag nakaminora ko, parang namamatayan ako ng makina. Bali dito nga pala, tinitsinak na rin niya yung magneto ko kung naka top dead center ba o TDC. Kaya dito, magkabilaan, kinecheck niya kung naka-0-0 yung ano niya, TDC. Kasi parang wala daw sa timing eh. Kaya siguro parang pumupugak-pugak. Kaya ayan, sinusundot niya sa loob. Ewan ko, siya lang yung nakakalam kung paano discarded yan eh. Siyempre, hindi naman tayo mekaniko. Siya yung mekaniko. Ako naman, kahit na hindi ako mekaniko, kahit paano nakakaintindi rin ako sa makina ng motorsiklo ko. Napakahalaga guys, na alam mo yung sira ng motor mo o yung recent issue, yung mga past issue ng motor mo. Para nasa ganun, pag nasisira yung motor mo, pag tinanong ka ng mekaniko, alam mo yung sasagot mo para hindi na sila mahirapan din. Malaking tulong na rin para sa mga mekaniko yan. Saka mga sinasabi ko nga, yung mga dapat may kaalaman ka kahit mga minor lang. Para kung hindi naman gano'ng kalala, kung alam mo nang ayusin, hindi mo na kailangan gumastos pa ng malaki para sa bayad. Pero pag mga one na, kailangan mo na rin talagang ipatingnan kung mga major damage na ng motor. Dito guys, tinanggal muna niya yung spark plug cap ng aking motor. Bali, gagawin daw niya, i-direct niya dun sa may pinaka spark plug. Ngayon, kung palyado pa rin, ibig sabihin, hindi sira yung spark plug cap. Kaya dito, tinanggal muna niya para may direkta yung mismo coil, yung wire coil niya dun sa mismo spark plug, and then start. Napakahalaga guys ng pag-troubleshoot. Kasi dito mo talaga malalaman sa troubleshooting kung ano ba talaga yung main reason, kung ano yung sira ng motor mo, o kung bakit sira yung motor mo, o kung ano yung pinagmulan ng sira ng motor mo. Kasi kung hindi ka nag-troubleshoot, kung inaano mo lang na ito yung sira, bali magagastos ka lang dyan ng malaki. Kasi hindi naman pala yun ng sira, tapos bibili ka ng bago, diba? Kaya napakahalaga talaga pag nag-troubleshoot ka para malaman mo kung ano talaga yung exact sira talaga ng motorsiklo mo. Hindi dapat yung pahula-hula lang o yung may mga ibang mekaniko, pero hindi naman ako nagme-mention na syempre yung iba ganyan sasabihin nila na ito yung sira, pero hindi naman pala, hanggang sa napalaki na ng palaki yung gastos mo. Kaya mas mainam pa rin yung tulad nito, yung ginagawa niya, tinotroubleshoot niya kung ano yung mga possible sira talaga. Para kung ano lang yung sira, yun lang ang bibilin mong mga materyales, hindi yung pahula-hula. Bali, sa mga taga-Kapas nga pala dyan, no, sa Tarlac, dito sa Bamban, sa mga naghahanap ng mekaniko, example na siraan kayo sa daan, kailangan nyo magpa-home service, o kaya sa mismong daan kayo nasiraan, gusto nyo magpa-service yan, pwede nyo siyang i-direct message dyan sa kanyang Facebook account. Bali, i-message nyo lang siya para kung gusto nyo magpa-service yan. Agad naman yung sasagot at pupuntahan mismo niya kayo, lalo na kung wala siyang gaano customer. Ayan, si Paring Nathaniel, o mas kilala sa pangalang Saddam sa amin. Bali, dito nga pala, ina-adjust lang niya yung sa may air and fuel mixture. Baka dito lang yung diferensya, kaya parang medyo naano na yung gasolina niya. Baka hindi na pantay yung mix ng air saka yung fuel niya. Bali, tinitingnan lang niya kung dito nga ba talaga yung difference siya. Bali, nalunisan na nga rin pala itong throttle body. Bali, dito hinuhuli lang yung tamang timpla ng air and fuel mixture niya. Bali, pinacheck na nga rin pala yung sa may fuse box niya kasi pansin ko nga, sabi ko nga kanina, dahil lagi na pusunod yung fuse. Ayan. Ngayon, TP. Ano ko yung ganyan? TP sensor. Kinak na nga rin pala namin lahat ng mga sensor ng motorsiklo ko kung may mga maluluwag ba o madudumi na o yung mga nag-aasin na yung mga connector. Pero mukhang good naman lahat na.
At dito nga, ito na nga yung huli, dito na kami nagsuspecha kung ano nga ba yung pinagmumulan, bakit pumupugak pa rin yung motorsiklo kahit na okay naman. Bali yan nga palang kwan guys, yung pinaka throttle body niya. Ayan, ito, yung bali sira na nga daw yan, kailangan na daw talagang palitan yan. Dahil kahit na bagong linis, ganun pa rin yung ano, parang pumupugak-pugak yung under niya. Kailangan na daw talaga mapalitan yan. So hanggang dito na lang guys, salamat.